Ito yung in-order ko sa Shopee. Apat na plastic yung sa Lazada. Ayan. Tira! Ayan. Diba? Ito sila. Ang dami. Mga faux nails, yung mga fake nails na dinidikit lang. Ang ganda kasi, oh. Paglagay ko, after 10 minutes, naligo ako. So, ang dali niyang natanggal. Hello guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, again, hello and welcome sa'yo. Salamat sa panonood at pag-click ng video na to. Today, ang gagawin ko is mag-unbox or mag-unwrap kung anumang kemerot ang pwedeng itawag natin dito sa mga in-order ko sa Lazada and Shopee. Kung may naririnig kayong sounds ng cartoons or yung boses ng anak ko, pagpasensyahan nyo na kasi wala yung daddy niya, kaming dalawa lang. Eh, nandito siya na nananahimik sa playpen niya, kaya sinamantala ko na yung pag-film ng video na to. Ito yung in-order ko sa Shopee. And then, ito yan, Lazada. Lazada. Ayan. Apat na sila. Apat na plastic sila. Ito pa yung isa. Ayan. So, unahin ko na yung sa Shopee. Hindi ko na mapakita yung pagdunting ko kasi nung nakaraan, gumawa ako ng Lazada mystery box and then pinakita ko paano ko ginugupit and may nag-comment na bawal nga daw yung gunting. So, ayan. Ito sila. Ang dami. Mga makeup products to ng O2O na brand. Ayan siya. Ayan. Ayan. For sure, I think narinig nyo na to. Narinig nyo na yung brand na to. Mga murang makeup products sila. Pero, kung titignan mo sila, parang hindi sila mumurahin. Gagawa ako ng separate video ng product review ng mga to. And, full face makeup using this brand. Using yung mga makeups na to from O2O. Pero for now, papakita ko lang sila. Ang gaganda tingnan kahit yung mga box pa lang kasi paborito ko yung gold color. Yan, rose gold, gold. Kaya natutuwa akong nakikita yung mga to. Bali, ito yung gold mascara. Ayan. Hindi naman kulay gold yung laman niya. Pero I mean, yung name niya is nakalagay gold mascara. Tapos, kumuha ako ng dalawang foundation niya. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging shade ko. Hindi ko sure, baka sobrang puti yung isa, kaya kinuha ko na rin yung isa pa. Dalawa lang kasi yung foundation nila na to. Tapos ganito siya. Ganda ng bote niya, oh. Hindi siya talaga, mukhang mumurahin. Tapos hindi siya pump. Hindi ba, hindi nagpo-focus. Ayan, ganyan. So, ayun yung mga foundation. And, kumuha rin ako nito, yung elixir niya na gold. Ayan. Rose Gold Elixir. Ano to? Yung oil nilalagay. Serum or oil na nilalagay sa face. Pwede rin daw siyang primer. Tapos ito, I think ito yung mga highlighter nila. Yung liquid highlighter nila. Eyeliner pen. Pagpasensyahan nyo na yung kamay ko. Nagkalat yung lip check and lip tint. And ito, yung liquid lipstick nila na matte. Tapos ito rin. Yan. Kumuha ako ng palette nila. Meron siyang laman na anim. Meron siyang anim na palette. Tapos, meron din siyang dalawang blush. Blusher yon sa baba. Ayan siya. Tapos, eto naman. Ayan. Eto yung Dream Diamond Powder. Parang eto yung setting powder niya. Pero, siya. Hindi siya loose powder. Compact powder siya. Ayan. Then, eto rin. Ayan. Na-order ko to sa Shopee. Yan, yung mga faux nails, yung mga fake nails na dinidikit lang. Ang ganda kasi, oh. Tingnan nyo naman yung kuko ko. Dalawa to, yung isa ginamit ko na, kaso hindi ko siya nagamit ng tama. Paglagay ko, after 10 minutes, naligo ako. So, ang dali niyang natanggal. So, sabi ko, sa susunod, susubukan ko naman, itong isa na
pag nilagay ko, hindi ko muna babasain ng kahit isang oras or mahigit yung kamay ko para titignan ko kung talagang matibay sila. So, tapos na tayo dun sa order ko sa Shopee. Yan, yung mga O2O products. So, punta naman tayo dun sa mga in-order ko sa Lazada. Ayan. Uunahin ko na yung pinaka-recent lang, as in kaninang tanghali lang dumating. And excited din ako dahil ito rin, gagawan ko siya ng product review and i-wear test ko din to. Ayan. Ito siya. Tada! Ayan. Diba? Naglabas kasi ang Vice Cosmetics ng duo foundation or yung mga two-way cake na foundation. Pwede siyang wet, pwede mo rin siyang gamitin na dry. Umorder ako ng dalawa, which is yung Tisay and then yung Chesa na shades. Ayan, ang taray ni Meme. Padami ng padami yung mga products nila. And sana magkaroon nga sila ng liquid foundation. And then next, ayan siya. Mabilisan lang to, I think, kasi hindi naman madami yung mga in-order ko. Order ako ng Garnier Micellar Water. Ayan. Paubos na kasi yung sa akin at saka konting-konti na lang. Kaya bago pa siya maubos, kumuha na ako ng bumili na ako ng bago. Ayan. And then ito, ayan. Snail Collagen plus Vitamin E Face Serum. Ayan. Halos lahat ng products na ipapakita ko sa unboxing na to or dito sa haul na to is gagawan ko ng mga reviews nila. Kagaya nun, yung O2O and then yung kay Meme Vice, yung duo foundation niya. And then ito rin. Kasi maganda yung mga nabasa ko dito Hindi ko pa ito natatry. And ewan ko ngayon, parang feel na feel kong gumamit ng mga serums and magtry ng serum. Ito, mura lang siya. Nasa 164 lang yata to kung hindi ako nagkakamali. Kasi na-order ko din to nung birthday sale ng Lazada. So, gusto ko siyang subukan and sana maganda, maging maganda. Kahit na mura lang siya, maging maganda pa rin yung effect niya. Meron kasi akong nakita rin na na comment na dati niya na daw ginamit to and nagandahan siya. Tapos nahirapan na siyang maghanap ng ganito. So, natuwa siya dahil nakahanap siya ulit at naka-order ng ganyan. So, ayan. Ayan. And then, eto. Hindi na bago to sa mga paningin ninyo, guys, kasi talagang alam niyo naman. Pero 'di ba nauso yung kay Mama Ann Clothes na maganda din daw yung Jeju Aloe Eyes nila ng Fresh Skin Lab. Kaso gusto ko rin sanang umorder noon pero hindi pa rin talaga siya available nang dahil kay Mama Ann naubos ang mga stocks. And hindi naman ako nakadaan din sa Watsons kasi dun sa Watson na pinuntahan ko, wala sila. Out of stock na rin. So, kung pupunta pa ako sa mas malayong Watsons, hindi ko sure kung makakakita ako. So, eto, ginagamit ko naman talaga siya. So, wala na rin ako kasi nito. Kaya umorder na rin ako. Pero kung makakahanap ako ng Jeju Aloe Eyes, tatry kong gawan din yun ng review para mapag-compare ko yung dalawa na to. And then, nag-order din pala kami nung sale nila, nung birthday sale nila ng mga diapers ni Kader. Usually, nakukuha namin yon ng 2,000 pesos or 2,100. Magkaiba pa doon yung shipping fee niya. So, nung birthday sale nila, nasa 1,700 something lang siya. And then, free shipping pa. So, sobrang good deal yon. Kumuha kami ng dalawang box para sa kanya. So, yun lang guys ang ating Lazada and Shopee haul, unboxing, unwrapping, kemerut na yan. Medyo mabilis lang to kasi konti lang naman din yung mga in-order ko. And hindi ko na rin sila talagang pinakita isa-isa kasi nga gagawan ko sila ng separate review. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please give it a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod pang mga videos. Thank you guys again. Bye-bye.